Alright, magandang araw mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta, kumusta po kayo? Yan, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, binabati rin po natin ang ating mga kaibigan at mga kapatid ng mga ka-business at ganoon din po ang ating mga kapap. O pumuli si Taong Gala, sa araw nito, isa pong panibagong reaction video ang ating ihahatid sa inyo. Sa mga business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng Ka-Business Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami, God bless po. Ito mga kaibigan, una po sa lahat, hindi na sana tayo magbibigay ng reaksyon kasi meron na tayong mga naunang binigay na reaksyon patungkol po sa sitwasyon kinakaharap ngayon ng Klabong. Pero marami po talaga ang nagpipim sa akin kung ano po ang pananaw ko at ano po naman ang reaksyon ko doon po sa panghuling pag-uusap ni Flores at ni Bong. Mapapansin po natin mga kaibigan na noong pong pag-uusap nila, matapos po ang hindi nila pagkakaunawaan, ay naputol po yon. At ito na nga po, after dalawang araw ngayon, ay nilabas na po, ay lumabas nga po yung kanilang pag-uusap. Ano po. At marami talaga ang nagpipim sa akin kung ano ang pananaw nila o ano ang pananaw ko stand doon sa pag-urong ng kasal. Well, una sa lahat mga kaibigan, marahil may napansin kayo doon sa usapan nila na napansin ko rin. Una, tumbukin natin yung kalagayan ni Bong. Mapapansin at masasabi kong kakaiba yung Bong talaga na lumabas doon. Madali siyang sumagot, pero isa po sa napansin ko, yung tila pangigipit sa katanungan ni Clarice. Paumanhin po, Claresa. Una, napansin po niyo yung paulit-ulit na pangyayari. Naintindihan po natin yung paulit-ulit niyang tanong patungkol po sa paggamit daw di umano ni Bong. Napatuloy naman na dinidinay ni Bong na oo, pero matagal na yon. Hindi na. Sorry po. Ganun na lamang po yung mga laging sinasambit ni Bong. Yung pong paulit-ulit na tanong niyan mga kaibigan, na tila parang, napansin ko parang interrogasyon talaga. So, una, atin po sana ma-distinguish ano po yung tinatawag na pagtatanong, ano po, para malaman, kaysa tinatawag na interrogation, malaki po ang pagkakaiba na yun. Dito po sa bagay nito, parang lumalabas ganun po ang nangyari. Sa kabila ng pagsasabi ni Bong na wala yon, hindi nangyari, pero patuloy pa rin niya iginigiit ang mga bagay na yon. Sa bandang akin, kahit may pagbabago na pong nakikita natin kay Bong, pero andyan pa rin po mga kapatid yung tila hirap si Bong magpaliwanag. Sa ngalan ng pagmamahal, nakikita kong mahal na mahal niya si Clarissa. Pero ang isa sa pinaka problema kay Bong ay hindi niya masabi kung ano ang kanyang nararamdaman. At ang nakikita ko kay Bong, ipinapakita niya ito sa pamamagitan ng kanyang action. Sabi pa nga, action speak louder than words. Una, makita natin yung pagpunta niya. Di po ba pumunta siya doon sa nanay ni Clarissa? At tinanong nga siya ni Ka-Business, itong latest vlog ni Ka-Business, kung ano ginawa doon. Sinabi niya, humingi daw siya ng paumanhin sa nanay ni Clarissa, which is magandang galawan yun. Alam ni Bong, kumbaga, yung pagkukulang niya. Kanya nga lang, yung pagkukulang niya, yun lang na hindi niya gaanong naipapaliwanag kung saan napunta yung 8K na hiniram, di ho ba? Yun yung isang pagkukulang sa kanya. Well, si Clarice naman, parang tudutudong ginigisa at ginigiit si Bong. Pero sana po, Clarice, payong kapatid lamang, huwag sanang gayon. Tayo po ang nakakaintindi sa kalagayan ni Bong, mas mainam po na dahan-dahan lamang. Hinay-hinay kumbaga. Alam niyo po, mga kaibigan, sa nakita natin after po ng pag-uusap, kahit paman sinabi nila na hindi matutuloy yung kasal, masaya pa rin si Bong. Sabi ni Bong, okay lang, ang pinaka-importante, basta tayo pa rin. Ngunit, sa ganang akin may napansin lang ako, ano pa kaya ang posibleng mangyari? Oo, kailangan ni Clarissa pag-aralan maigi si Bong. Dahil sa ngalan ng pagpapakasal,
Hindi ito kaning isusubo na basta na lamang iluluwa kapag napaso. Ibig sabihin, napakalaking responsibilidad ang kanyang haharapin kapag nagpakasal na siya kay Bong. Pero tila yata, may napansin lang ako. Sa katagalan ng pagkakataon, isang taon pa ang mangyayari. Tila ba, hindi ito parang graceful exit? Sana wag naman, ano? Parang graceful exit sa para kay Bong. Yung hindi niya binibigla, kundi dahan-dahan. Sana wag naman. Una, sa ganitong pagkakataon, nakikita ko masasaktan si Bong. Pero malaki na po ang pagbabago ni Bong. Dahil matapos po ang pangyayaring ito, bumalik ang sigla niya eh. Bumalik, masaya siya, di po ba? Which is ito naman yung ni-request ni Clarissa na sinabing, sige, kailangan ibalik mo yung sigla mo. Tunay nga na ang sandalan talaga at lakas ni Bong ay si Clarissa. Ang malaking katanungan doon, paano na lang kung dumating ang pagkakataon na dumistan siya, iiwanan siya ni Clarissa. Wag naman sana, sabi nga ni ka-business, mali nang iniisip. Kasi maging si ka-business ay nagkaroon ng pagtataka at kumbaga pagtatanong. Ganon din po naman ako bilang reactor. Alam niyo po, 5 times kong pinanood ang video. At sabi ko nga, hindi ko na sana bibigyan ng reaksyon. Pero patuloy na nagtatanong ang iba kung ano ang taang aking stand doon sa pag-atras ng kasal. So, kung tatanungin ninyo, direct ang sasabihin ko, tama yung sinasabi ni Clarissa na naghahanap siya ng pagkakataon na makilala pa lalo si Bong. Pero ang nakakatakot lang dito, kung patuloy na igigit niya yung kanyang attitude na tila sa pagkakataong ito, mas siya na yung nag-iba eh. Sorry ha, parang kumbaga tila nag-iba yung takbo ng Clarissa ang nakita natin kaysa sa una eh. Huwag sanang mangyari ang ganun. Ibalik sana ni Clarissa yung dating siya. Nauunawaan natin na hinahanapan niya talaga ng klaro at rason si Bong. Kumbaga, doon sa mga pangyayari. Nauunawaan natin na kailangan ng malaking kasagutan. Pero huwag namang ura-urada. Huwag namang pwersado. Huwag namang biglaan. Dahil sa estado ni Bong, mahirap po siya makapagpaliwanag. Mahirap siyang magpaliwanag sa bawat pagkakataon at sa bawat sitwasyon. Kaya nga, laging sinasabi ni Bong, wag na lang. Kaya tinatakpan ang kanyang tainga, ayaw niya ng mahabang litaniya. Pero, ipinapakita niya ito sa kanyang gawa. Ikinapakita niya sa kanyang aksyon. Ito dapat ang higit na maunawaan ni Clarissa. Wag sanang dumating sa punto na malagay katulad ng sinasabi ko sa balag ng alanganin. Magiging kawawa po si Bong sa sitwasyong ito. Pero ganun pa man mga kaibigan, huwag din natin maagang husgahan si Clarissa. Hayaan na natin, ito na po ang pinakahuling reaksyon natin ano po, sa sitwasyon yun. Hayaan na muna natin kung ano ang maglalaro sa kanilang mga isipan. Hayaan na natin na namnamin ang kanilang pagsasama at relasyon sa pribadong pamamaraan, sa simpleng pamamaraan na ganun na lamang po. Pupunta si Bong sa kanya nanay, mag-uusap sila, masayaan na po natin. Kung saan man hahantong itong relasyong ito mga kaibigan, masigit na ipagdasal natin na sana sa bandang dulo, katulad lagi ng sinasabi ko, sila pa rin. Na sana sa bandang dulo ay sila pa rin ang magsasama. Dahil nakikita natin, ang malaking sandala ni Bong, ang lakas ni Bong sa ngayon ay nanggagaling kay Clarissa. Alam kong magigiba yan. Alam kong bibigay si Bong sa oras na makita niyang wala na sa piling niya si Clarissa. Huwag sanang mangyari ang ganito. Sana po, Clarissa, pagnilay-nilayan mo ang mga bagay. Masigit kaming makakaunawa kung ikaw ang magbibigay ng pagkakataon na paigtingin, pahabain ang pisi na hawak mo. Pahabain ang iyong pangunawa. Alam ko mabait si Bong. Pagdating ng panahon, sasabihin din niya kung anong nangyari sa mga bagay niya. Pero sa ngayon, mas pinapakita niya yung kanyang pagmamahal. Pinanghahawakan niya ang pangakong tayo pa rin kahit hindi matutuloy ang kasal. Well, sana po sa loob ng isang taon hanggang sa pagbabalik ni Clarissa, masumpungan nila ang mga pagsubok at hamon pa sa buhay. Dito, masigit natin kailangan pagdadasal at suporta. Dito, masigit natin mga kaibigan,
na ipanalangin na sana ay hindi na bumalik si Bong sa kanyang dati. Na sana wala nang mangyaring pagkakataon katulad nung una. Dahil nakikita natin na kapag nagkakaproblema si Bong, hindi niya kinakaya. Dahil nakukulangan siya sa pagpapahayag ng kanyang nararamdaman. Ako po muli si Taong Galang, mga kaibigan. Abangan po natin ang pinakadulo, pero naniniwala pa rin ako na sa bandang dulo ay magiging masaya itong serye ng Klabong sa Kabusiness Official. Ito na po siguro ang pinakahuli nating reaksyon, mga kapatid. Napagbigyan ko na po kayo patungkol po doon sa kung ano ang aking pananaw sa pag-atras at pag-urong ng kasal. Una, linawin natin, tandaan natin, mahaba po ang isang taon, marami pa pong lalakbayin si Bong, at sana lang po maging totoo lang si Clarissa sa pangakong andyan pa rin siya kay Bong kahit iniurong ang kasal. At naway, maging masaya pa rin sila. Dahil sa puntong ito, mas lalong higit na masasaktan si Bong kung mangyayari ang pagkakataon na siya ay malalagay sa balak ng alanganin. Ako po si Taong Galang, mga kaibigan. Please do connect. Kabusiness Official, Kabusiness Family, Papa Dens, at ilabing ko rin po sa inyo, Thinking Body. Hanggang sa muling reaction video, mga kaibigan. Comment down below din kung ano din po ang inyong saluubin dito sa naudlot na pagpapakasal ni Clarissa at Bong. Magandang araw, mga kabayan. Paalam pa sa matalaga.